Waldo, I need you to come with me. I think I may have already discovered kung sino talaga ang mole natin dito sa Legacy. Binuksan namin yung computer mo. At nakita namin doon na meron kang pinadalang 10 messages kay Inigo Salcedo. Wala akong pinadalang email kay Inigo. Hindi nga kami nag-uusap eh. Shut up! Diana, I've had enough of your lies. Tama ang hinala ko sa iyo noon. Ikaw nga ang espya ni Inigo Salcedo sa Legacy. Ba't ka aalis? Ba't ka nag-resign sa Legacy? Your only daughter just told you that she was gonna live in the States. And all you heard was that I was gonna resign. Bakit ba hindi nyo kayang mahalin yung sarili nyo anak? I don't love you because you are not my daughter. Lo, can I talk to you? Nung pinanganak po ba ako, posible kayang... Ay! Hey! What are you doing? Oh, I'm sorry, Romaldo. Hindi ko sinasadya. I'll tell you the truth. You are nothing. That's what you are. Anak ka lang ng isang addict. This basic is for a job well done. Your bonus. Thank you, Inigo. Finally, things are falling into place. Hindi ka man lamang pinakinggan ng lolo mo. Kaya nga ba sinasabi ko? Binigyan na ng pagkakataon, sinayang. Ay, paano tayo ngayon yan? Paano tayo kakain? Saan tayo kumuha ng pera? Hindi naman importante sa akin na mawala ako sa Legacy. Ang sa akin lang sana huwag mo natin na masama ang tingin sa akin ni Lolo. Bakit hindi mo subukan kausapin ang Lolo mo? Puntahan mo siya sa mansyon. Mainit lang sigurong ulo niya kanina. Pag malamig na ang ulo niya, baka pakinggan na niya ang paliwanag mo. Lydia de Makuykuy. De Makuykuy, ma'am? Ah, spell po. I don't know and I don't care. Basta hanapin mo yung babaeng yan. Ma'am, nandiyan po si Miss Diana. Oh. I heard you were fraternizing with the enemy. So funny. Hindi talaga mapigilan yung kakatihan mo, no? Nung una si Josh, ngayon naman si Inigo. Sino ba sa kanilang dalawa ang pinupuntirya mo? Natasha, pumunta ako dito para kausapin si Lolo. Para ano ba? Haven't you had enough? Hindi ka na ba nahiya sa pamilya namin? Noong una, si Josh lang ang gusto mo agawin sa akin. Ngayon naman, si Lolo at ang Legacy. Huh? Natasha, I'm sorry. Alam ko nasaktan kita. Pero hindi yung intention ko dahil kapatid kita, mahal kita. Mahal mo ako. You have a really funny way of showing it, huh? I treated you like a sister. Tapos anong ginawa mo? Niloko mo ako. You ruined my life and my future. And all you can say is that you're sorry. Ano ba magagawa ko para mapatawad mo? Why don't you just prove it to me that you're sorry? Kahit ano gagawin ko, Natasha. Really? Okay, so why don't you just go kill yourself? Sa pabuyang ibinigay ninyo na 1,000,000, marami ang nakaka-interes na mahuli ang taong pumatay kay Cesar. Ngayon, kapag nahuli ang taong yan, sisiguraduhin ko sa inyong makukulong siya ng habang buhay. Gusto kong maging ama sa kanya. Ilang taong ko rin siyang napabayaan. Ngayon lang ako makakabawi. Kung noon, hindi ko na ipaglaban ng magulang niya, kanyang ina.
Ngayon, handa akong ipaglaban si Diana. Oh, anong ginagawa mo? Gawin mo na. Ngayon na, sa harapan ko. Baka pwede pa natin itong pag-usapan. Wala na tayong dapat pag-usapan na. If you can't do it, if you can't kill yourself, why don't you just disappear? Kasi para sa akin, wala na akong kapatid. Now, just get out of my life. I don't want to see your face ever again. You owe me, Diana. You owe me this. Simula nung dumating ka sa buhay namin, nagkagulo na lahat. Ngayon kung sinasabi mong mahal mo, do me a favor. Just leave. Get out of my life. I don't want to see your face again. Sa tingin niyo ba, naging unfair ako kay Diana? Masyado bang naging marahas ang desisyon ko? As president of the company, you had every right to do what you did. Kahit pa hindi niya narinig yung panig ni Diana. Siguro naunahan ako ng galit ko. But you know very well that legacy is everything to me. Kahit pa masira yung pamilya niyo. Third. Pasensya ka na, Romolo. It's all right, Arturo. Huwag mo galitan ang bata. Tama si Third. Siguro nga, hindi ko nabigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag si Diana. I've been so unfair. A third, puntahan mo si Diana. Sabihin mo sa kanya ang gusto ko siyang makausap. Mukhang na-convince mo si Natasha na huwag sabihin sa lolo niyang nalaman niya. Well, she better not. Because it's going to do her more harm than good. Hindi lang siya, Eva. Pati tayo sabit doon. Well, that's why we better make sure that she keeps her mouth shut. Tingin mo, mangyayari yun ngayong alam na niya kung sino ang tunay niyang ina. Hindi ba yun naman ang gusto niya? Ang malaman niya, ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi mag-research siya. Alamin niya kung saan basura siya nang galing. Tignan lang natin kung hindi siya tatakbong pabalik sa akin. Tash, ano ba? May araw pa. Lasing na tayo. Ah, si Josh na naman yan, ano? Ano? Ay, ako, Justin, can you just shut up and get me a drink? Okay, okay. Diyan, hindi ako tatanggi. Okay. There you go. Cheers. Well, well, look who's here. Hey, Chloe! Beyonce concert. It's more than I can say for your friend over here. You look absolutely horrible, Natasha. And that's an understatement. Oh, right. Broken engagement, right? You don't have to feel sorry for me, because as far as I'm concerned, his loss, not mine. Marami pang ibang eligible bachelors out there. But if I were you, I'd hurry a little bit because most of the good ones are taken and you're not looking any younger. Oh, wait, speaking about eligible bastards, you do know the Inigo Salcedo, right? Of course, how could I forget Mr. Inigo Salcedo, the brains behind Lala Soap. How creative, Mr. Copycat. Thank you so much for imitating us because I'm so flattered. You know, it's funny, you see it as imitating, but the way I see it is, I see it as evolution. You know how it works. You see one good thing, you take all the good qualities about it and weed out the rest, make it better. You know, the strong get stronger, and sooner or later, the weak, they wither. I mean, that's the way it is, right? Survival of the fittest. Call it whatever you want. Isa lang ang alam ko. Ikaw ang kalaban, and you're out there to ruin legacy. Another funny thing, because the way I see it, I don't have to do anything to ruin your corporation. The way I see it,
You and your sister are more than capable of doing it yourself. But you see, that's just what I see. You know, so, you know, let's get ourselves a drink. Yeah, we'll get your bill. Freaking Inigo Salcedo. Baka lamang na ng konti dahil sa Lala Soap, akala mo kung sino na. Ang yabang-yabang na. Ayan. That's the Tosh that I know. Palaban. Hindi nagpapatalo kahit kanino. Tama. This is all Diana's fault. Simula nang dumating siya sa buhay ko, nagkagulo na lahat. I'm a mess because of her. Girl, okay. Wala na siya. Shout out to the company. Let her go. Hello, Candy. Hello, ma'am. Nahanap ko na ang address ni Lydia Di Makuykuy. Do you really think hindi magsasalita si Natasha? I'm worried. Ma, can we just stop thinking about it? Look, Natasha is intelligent. Matalino yan. And I'm sure she'll come back to her senses and realize na hindi makakabuti para sa kanya ang malaman ng lahat na hindi siya tunay na Alcantara. Lalo na wala ngayon si Diana sa legacy. Siya na lang natitirang magmamana ng kumpanya. Nando pa si Bernadette. Ah, she's no threat. Yung isang yon, she and her bold star mother, walang laman ng utak nila kundi bula. Ay nako, huwag kang papakasiguro. Sabi nga nila, looks can be deceiving. No, I can handle them both, even with my eyes closed. But Diana, ngayon na wala na siya sa kumpanya at sa buhay natin, kailangan siguraduhin natin na hindi na rin siya makakabalik. Sigurado ka ba na yun yung address ni Lydia Di Makuykuy? Sige. Tosh, who's Lydia Di Makuykuy? Son of your business, Justin. I have to go. You're his show, Natasha. Masif naman magpapatalo ako sa kanila, di ba? Is it true, though, the things I'm hearing na si Diana ang mall ng Lala? Come on, can you tell me I'm on your side here? No, definitely not. Pero paano mo nagawang palabasin na siya ang mall ng Lala? Well, let's just say that, you know, I have my ways. And this is just a small piece of the bigger picture. It just so happens na kawawa si Diana kasi siya yung naipit eh. And what's next? Mabuti na rin siguro eh, lumayo na ako sa kumpanya, lumayo na ako sa legacy. Para matahimik na silang lahat, para si Natasha matahimik na rin. Di hindi mo malilinis ang pangalan mo sa lolo mo. Hindi na rin siguro importante yun. Siguro kung malayo na ako eh, hindi na nila ako pag-uusapan. Si Natasha magiging masaya na. Siyempre, kahit anong mangyari, kapatid ko siya. Nay, sa tingin ko, dapat umalis na lang tayo sa bahay na to. Saan mo? Gago ka ba? Bakit nag-aalis dito? Hindi ka na pinapaalis, di ba? Tatay Lucio, sa tingin ko, mas mabuti yun. Wala na ako sa kumpanya. Hindi maganda na nakikita na tayo dito pagkatapos ng nangyari. Gaga ka, ma! Lucio! Diana, alam mo, parang may punto ang tatay Lucio mo eh. Hindi ka naman pinapaalis ng lolo mo. At saka kung umalis naman tayo dito, wala naman tayo ibang mapupuntahan. Ang narinig mo yun? Kaya kung tigilan mo yung kaarotihan mo! Lumabas kayo riyan! Aba!
kayo, ha? Nagsama pa kayo ng lalaki dito. And pagkatapos niyong ginawa yon sa legacy, andito pa rin kayo. Bakit? Wala ba talaga kayong hiya o makapalang talaga ang mukha ninyo? Wala naman kaming dapat ikahiya. Hindi naman totoo yung binibintang nila sa anak ko. Isabel, eh kanino pa ba magmamana ang anak mo kundi sa'yo, hindi ba? You taught your daughter well. I'm sure magaling din siyang bumukaka sa harap ng kanino mang makakaangat sa kanya. Hindi ganong klaseng tao ang anak ko. Una kay Josh, tapos sino nga ba? Si Inigo naman. Why deny it? Huwag ka na magmalinis. It's really getting to be boring. Bakit? Ang puno ba ng mangga, eh pwede bang bayabas ang maging bunga? Hindi, di ba? Tama. Like mother, like daughter. That's right. On that note, ahas ang ina, ahas rin ang anak. Well, wala na kayong lugar sa gubat ko. In other words, leave. Ano ba ginagawa niyo? Narinig niyo ang sinabi ng anak ko? Magsialis na kayo dito. Kaya humihingi na ang kita ng legacy dahil bawal sa pungsoy ang mga ahas. Go! Alis din po kami dito sa bahay na to. Okay. Bigyan niyo lang kami na ilang araw para maimpake namin yung gamit namin. Paano? No more. Hindi na namin kayo bibigyan ng palugit. In fact, you've overstayed your welcome already. So, kailangan umalis na kayo ngayon, Bill. Alis naman talaga kami. Oh! Akala ko ba alis na kayo? Saan kayo pupunta? Pupunin lang sana namin yung gamit namin. Gamit? Wala naman kayong gamit, di ba? Dahil puro sa legacy yan. Wala kayong dadalhin kundi ang sarili ninyong mga gamit na pangdukha. Yun lang. Go on. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto at pagkatapos noon, ayoko na makita ang pagmumukha ninyo sa kahit na anong pamamahay ko. Get it? Your time starts now. Tick, tock. Tick, tock. 5 minutes. Calculating. The truth is, you are nothing. Anak mo isang adik. But, sino nga ba yung mama? Lydia. Lydia di Makuykuy. Nakatira siya sa isang squatters area. That's it. That's her name. And you know how much you are. 30,000 pesos. That's how much I bought you. And if you don't believe me, tanungin mo siya. Turn right on Brazil Avenue. Extension. At roundabout, take second exit to MacArthur Highway. Your time's up! Oh, there you are. Sly as nuts. Oh, oy, taka-taka rin. Sandali na sila. Ay, pigilan nyo yan, ha? I-check mo muna yung mga gamit na. Baka may tinangayang mga yan. Sige na. Hindi kami magnanakaw. Hindi kami magnanakaw. Huwag na nga kayo maarte dyan. Sige na, i-check nyo na. Come on. Chef. Dali. Oh, mahirap na. Uy, kalat yan! Hi! Ma'am, puro damit na pala punta, ma'am. Puro damit? Ano yan? Oh, ay, ito, sandali. Elevator, ah. Bigay po sa akin ni Natasha to. Tapos, binabawi na niya ngayon sa'yo. Akin na. Go. Sige na, sige na. Balik din na. Okay na. Pwede na kayong umalis. Dali. Good riddance. Finally. At ayoko na kayo makita uli, ha? Okay. Sarado na ninyong bahay, ikandado na ninyo. At tandaan ninyo, ha? Hindi nyo kami nakita dito. Yes, ma'am. Ah,
Teka. Siyempre, kailangan bigyan ng pampasayaan, di ba? Ah, pwede na siguro yan. Thank you. Let's go, Mama. Okay. Miss, baka naliligaw ka yata. Miss, sandali na, miss. Don't touch me! Pare, may English ba? Makakala yata, hindi ka marunong mag-miss ba natin mo, ha? Miss, you're beautiful. But, you're palaban, ha? That's all right. That's my type, eh. Pwede ba? Ano ba? Bitawan mo nga ako! Miss! Bitawan mo ako! Huwag mo nga ako kawal! Bitawan mo ako! Tulong! Smiling. Ano na ang makaguluhan to, ha? Wala kaming ginagawa. Ay, buti na lang dumating kayo. Gusto nila ako rapin, eh. Rapin? Sobra ka naman. Gusto lang namin makipag-inaw. Oo naman. Magsiuwi na kayo. Sigurado ako, hinahanap na kayo ng mga asawa nyo. Uwi! Tara, uwi tayo. Eh, miss, ano ba naman kasi ginagawa mo dito? Delikado tong lugar na to sa mga katulad mo. May hinahanap po kasi ako eh. Si Lydia de Macuicoy. Ah, alam ko ang bahay nun dun. Halika at sasamahan ka namin sa bahay niya. Halika. Diana! Diana! Sir, sino po hinahanap nyo? Andiyan ba si Diana Calcetas? Naku po, sir. Wala na po sila. Umalis na po. Umalis? Opo. Biglaan nga pong sa balutan po sila at umalis na. Ganun ba? Opo. Sige, salamat. Sige po. Pero ano nangyari sa katakot-tagoan mo? Nasa kama na tayo ngayon. Balik tayo sa papag. Hindi naman kita pilipilit sumama sa amin, ah. Diana, Lucio, pwede tama na? Di ba ang mahalaga makahanap tayo ng matutuluyan? Tama na nga yan. Yan, dyan ang bahay ni Aling Lydia. Sinabi nang pumasok sa loob, ha? Nang gusto niyo, ha? Makatikim na naman sa akin, ha? Halika mo nga yan, baby! Halika, pakikita. Baba ako! Ingay mo! Miss! Oy, Berto! Anong tinatayo-tayo niyo dyan? May kailangan ka. Eh, kanina may magandang babae naghahanap sa'yo. Eh, kaya lang biglang umalis, eh. Sino raw? Eh, hindi nagpakilala, eh. Biglang umalis nga, eh. Eh, di, wala na, wala na. Anong kailangan niyo? Eh, wala. Sige po. Yung nanakal ni Kala mo, since point ba? Walang utrolog ng anak mo! Pagsabihan mo naman, Sabel! Sino kaya pintra namin sa bahay namin? Sino ang inalagaan namin parang bata? Di ba ikaw? Patas lang tayo ngayon! Patas? O sige, lumayas ka!
Hindi pa rin daw po makakapasok si Ma'am Natasha ngayon. It looks like we have a situation here. Mabuti pa paghatian muna ninyo ni Third ang mga trabahong naiwan ng dalawa. Yes! Kailangan to ni Third eh. Kailangan niya matali nito para sa quarterly report. Sabi, mamali ka pa sa legacy. Si Third nandito ba? Ma'am, wala pa siya. Gusto mo, hintayin mo na lang muna siya. 25 years ago, meron kang binenta ang batang babae. Please ka na! Binenta mo ako kay Eva Alcantara sa halagang 30,000 pesos. Umalis ka na dito, ha? Umalis ka na! Sabihin mo sa akin ang totoo! Gusto mong malaman ang katotohanan, ha? Gusto mong malaman? Oo, ako ang nanay mo!